Hi guys, I'm a Blackburn. Diba? Alam nyo ba? Kaya sayo muna tayo. Diyos ko? Diba? Ay, kamusta na kayo guys? Alam nyo ba ang balita? Diba? Alam nyo ba ang balita? Diyos ko, ginawang TV show. Yung rally ni Lenny. Diyos ko. Ano ba Lenny? Talagang sadya talagang ano, hindi ginagamit ang utak. Diba? Nako, baka mabulok yun, Lenny. Diba? At lagi mong tatanda ng tinatakbo mo ay pagiging isang presidente ng Pilipinas. Dapat eh, totoo ang sinasabi mo. Hindi yung tipong ginawa mong TV show ang rally mo. Nagbabasa ka ng script. Diyos ko. Kaya panoorin ninyo to. Wala talaga akong masabi kay Lenny. Talagang sadya talagang bonggang-bonggang mga pinagagawa niya. Talagang hindi talaga ako ma-attend. Diyos ko. Paano mo maiboboto tong tao na to? Eh, scripted ang mga sinasabi nito. Ginawang showtime. At itbulaga. Ngayon talaga ako nakakita sa rally ng ganito. Meron talagang screen na protector doon para mabasahin yung ano, sasabihin niya. Kaya, tingnan nyo mabuti kung ano yung reaction niya. Kayo na ang humusga. Kaya, now you know. Diba? Kaya yung mga pinklawan dyan ha, huwag kayong magagalit sa akin. Dahil, totoo tong, hindi ako nagsasabi ng fake news. Kaya alam niyo na, itaas natin para makita ninyo. Yan, di ba? Up, 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 up. Diyos ka, Mama Lenny, Diyos ko naman. Di ba? Sayang ang diploma, sayang. Sayang ang diploma. Ah, teka lang. Nakaano ba yung ano? Yung kwento ni Bal, pero napaka-inspiring po yung kwento niya at ng kanyang mga kapatid. Mula sa simpleng pasimple ng tabela para masuportahan ng pamilya na non-work. Diyos ko, Lenny. Ano ba yan? Diyos ko, anong nangyayari, Lenny? Ba't ayaw mong sabihin yung ano nasa puso mo, di ba? Bakit ganun, Lenny? Nakakagulat naman. Pinaglalaban pa sa akin at meron akong naging kaaway na pinklawan. At ano, meron akong pumasok kasi ako sa TikTok. Sabihin ko, mahal na mahal ko si Lenny. Sabihin niya, Lenny tayo, sabi sa akin. Nung nabasa yung pangalan ko, Blackburn. Oy, kilala ko to si Blackburn, BBM supporters to. Diyos ko. Ah, yung mga late, tignan ninyo. Diba? Diba? Tignan ninyo. Nanay nyo, oh, nagkalat sa rally, ginawang TV show. Pero napaka-inspiring po yung kwento niya at nang magkakalang pamilya. Mula sa simpleng pagsisimba ng tableya para masuportahan ng pamilya na non-work. Diyos ko, akala ko ba eh pinaglalaban nyo si Mama Lenny ninyo na hindi ginagawa yung ganyan. Bakit meron? Diyos ko naman ha. Wala talaga akong masabi sa inyo. Ano ba Lenny? Ano ba yung rally mo? Sa bagay, ginagawa mong concert yan. Wala na talaga tayong magagawa. Eh paano tayo mala? Ano yun? Sabihin daw hindi ka daw nagano. Hindi ka daw nagbabasa ng mga script. Eh, ano to? Ba't ganon? Diba? Ang daming viewers. Nice. Diba? Ano yun? Diba? Hindi ko maintindihan. Oh, mga pinklawan, anong masasabi ninyo? Sinasabi ninyo na hindi scripted ang ginagawa ni Mama Lenny ninyo. Eh, ano? Ayaw nyo pa rin maniwala. Ayaw nyo pa rin maniwala. Eh, isa pa. Para matanto sa utak ninyo na totoo yung sinasabi ko. Diyos ko naman eh, pinaglululoko natin yung sarili na. Yung kwento ni Bal, pero napaka-inspiring po yung kwento niya at ng kanyang mga kapulang. Mula sa simpleng pagtitinda ng tableya para masuportahan ang pamilya na non-work. My God! Diyos ko! Talaga, grabe tao ko talaga, Diyos ko.
Ay, God! Akala ko talagang nakatingin siya sa gitna. Akala ko talaga, eh, is ano yung mga sinasabi niya, eh. Is totoo, nasa puso. Dahil talagang grabe, ha? Eh, totoo nga yung kasabihan, yung nagsusulat ka sa, ano, sa CNN. Diba, ini-interview ka? Eh, di totoo nga may script. Talagang, ako ba? Diyos ka! Lavanda! Akala ko ba, ala? Diba, Pink Laman, ano masasabi ninyo sa nanay ninyo? Diyos ko! Nakakahiya! Diyos ko! Tapos sasabihin ninyo, ako yung nakakahiya. Nagkakalat ng fake news. Ano yan? Diba? Nakikita ninyo na, diba? Diba? The best ka talaga. Mama Lenny. My God. The best! The best ka talaga, Mama Lenny. Eh di, yung pinapakita mo sa ibang tao, di scripted din. Diyos ko naman, Mama Lenny, yung mga sinasabi mo naman eh. Diyos ko, kaya pala ayaw mo umatin sa SMNI dahil hindi mo kaya. Scripted. Diba? Sige nga, sabihin nyo sa akin. Diba? Kaya... Ito yung sinasabi ko eh. Yung ano to, kapag sinasalang to si Mama Lenny, talagang diretso magsalita. Talagang naniniwala talaga ako na napakatalino ni Mama Lenny. Sobra. Oy, mga pinklawan! Baka sabihin nyo sa akin, hindi totoo ang mga sinasabi ko sa inyo, ha? Totoo to. Guys, share nyo to. Share nyo yung live ko. Diba? Pati makita, pati yung mga pinklawan. Lalo-lalo na yung mga ibang kamag-anak ko dyan. Diba? Kasi sinasabi nila, matalino daw si Lenny. Hindi daw nag-i-script. Diba? Diba? Ito pa, may papanood pa ako sa inyo. Kulang pa yan, guys. Kulang pa yan. Idim pa natin. Diba? Ala ninyo, ha? Inasar ninyo ako. Sige, seryoso ang tayo. Diba? Tingnan nyo, ha? Diba? Ay. Ba't nawala? Grabe. Ano masasabi ninyo, Pink Lawan? No, guys, huwag nyo kakalimutan i-share, i-like, and follow. Isko, talagang grabe si Mama Lenny talaga. Grabe, wala talaga ako mas... Pero yung mga interview ni Lenny, talagang grabe magsalita nito. Talagang nasa emotional yung mga pinag... Pero kapag sisuriin mo yung mga sinasabi niyo, mapapaganon ka, ha? Mapapaganon ka talaga. 'Di ba? Ang ganda-ganda ng salita. Tapos habang pinapakinggan mo yung sinasabi ni Lenny, mapapaganon ka. Ha? Mapapaisip ka ng ano 'yun? Ah, ito na. Diba? Talagang proud na proud ako kay Mama Lenny, talagang 'di ba? Yan, 'di ba? Ako, yari na naman ako sa Pink Flower. Eh, pasensya na! Diba? Pasensya na! Sabi niya to, talagang nasa puso yung sinasabi niya. Even during pre-pandemic, malaki na talaga yung problema natin tungkol sa kalidad ng edukasyon. In fact, pag tiningnan po natin yung ating mga ranking sa international assessments, lagi tayo nasa bottom. Kaya kailangan, parati ko po itong sinasabi, kailangan mag-declare na tayo ng education crisis para matutukan natin ito. Even... Diyos ko. Ano ba, Lenny? Top o bottom? Tanungin mo nga yun sa mga LGBT. Hoy, guys! Ano ba kayo? Top or bottom? Naka, Diyos ko. Si Mama Lenny talaga yung mga pabirong mga sinasabi. Talagang grabe. Nasa bottom talaga tayo, Lenny. Bakit hindi mo tinitignan ang ranking ngayon mga Asia? Kung sino mas mataas? Diba? Ang taas na natin. Dahil kay Pangulong Duterte. Sa bagay, hindi naman kayo nagkakasundong dalawa sa Malacanang. Lagi lang kayo nagpaparinigan. Diba? Pero binibiro ko ni Pangulong Duterte.
Diba? Pero yung, okay lang yan, Lenny. Diba? Bawi la lang. Next election. Diba? Malay mo, diba? Hinihintay ka ng mga ibang ano mo, ibang kababayan mo na tumakbo ng mga kabarangay mo na tumakbo ng kapitan, di ba? Sure na sure. Di ba? Eh, wag tayong, ano, yung tipong wag tayong mangungopya. Di ba? Kailan dapat yung sinasabi mo? Yung nasa puso? Hindi yung magbabasa ka. Uy, ano yung nakasulat doon? Di ko kasi mabasa. Buti hindi mo ginagawang ganun, Mama Lenny, no? Buti hindi mo sinasabi na ano na, uy, yun, hindi ko mabasa, kailangan ko ng salamin. Diba? Nabuti hindi ganun. Diba? Oy guys, oh. Diba? Ano bang masasabi niyo dito? Ang daming galit sa akin. Baka bottom si Leyle. Diba? Kayo ba? Top or bottom? Wow, bottom daw siya. Bottom here. Talaga tuwan-tuwa talaga. Grabe. Alam na mga LGBT talaga. Yun yung kwento ni Val, gano'n na. Ayan na. Inspiring po yung kwento niya at ng kanyang mga magulang. Mula sa simpleng pagtitinda ng tableya para masupport sa mga pamilya na noon. Alam mo, pinagtatawan ako mga pink talaga. Grabe talaga kayo. Tuwa ako sa inyo. Ang mga sinasabi ninyo. Grabe. Akala ko, nagkakamali lang ako na sabihin ko, scripted yung ginagawa ninyo. Pero totoo pala yun. Totoo, guys! Diyos ko, totoo! Scripted siya. Ito kalat na talaga yung mga ginagawa niya. Proud to you, Lenny. Proud to you! Diba? Ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. Dahil, asahan mo, bababa at baba ang rating mo. Diba? Ano man sasabi mong matalino yan? Diyos ko. Scripted. My God. O isa pa, inisin pa natin, oh. Yun yung kwento ni Val. Pero napaka-inspiring po yung kwento niya. Mula sa simpleng pagtitinda ng tableya at masuportahan ng pamilya na noon work. Grabe! Diyos ko! Alam niyo, talagang grabe ang napanood ko to si Lenny. Talagang sadya talagang yung aking dibdib eh. Diba? Ako sa'yo, Lenny, magbukas ka lang ng network. Diba? Tapos magsasabi ka ng ano, show mo. Showtime! Madlang people! Gaganun, no? Madlang people! Show mo! Diba? Ah, tapos magbabasa ka, 'di ba, Lenny? 'Di ba? Ang galing kasi ni Lenny 'yan eh kapag ini-interview sa isang malalaking TV show, 'di ba? Pero umiiwas siya kay ano eh, kay Prof Carlos. Yung talagang didikdikin ka sa mga tanong niya si Prof Carlos. Ayaw niya umiiwas siya eh. Pati si Pacquiao. Si Isko. Ano? 'Di ba? Bottoms up. Diba? Bottoms up. Diba? Bakit kaya ganun? Diba? Bakit umiiwas sila kay Prof. Carlos? Ano, bakit anong dahilan? Dahil hindi nila masagot din yung mga tanong? Kasi pinapanood nila yung mga tanong. Diba? Tapos sasabihin daw nila is mala BBM daw. Support daw sila sa grupo nun ni BBM. Ang mga SMNI. Hindi. Diba? Wala pong nagkakapagsabi yan, pero ABS-CBN. Alam na natin na ibang kinakampihan yan. Alam, Rappler, alam mo naman. Alam niyo naman ang totoo. Kaya Lenny, alam, galing kasi ni Lenny kapag ano yung tinanong yan eh. Diba, diretso magsalita yan. Pero lagi ninyong tatandaan, papakinggan nyo si Mama Lenny ninyo. Unang-una sa lahat, pakinggan ninyo mabuti. Para mas maintindihan ninyo. Kapag naintindihan niyo na yung tulpak, sure ako na magsasabi kayo ng, ano yun? Tapos, magtatanong ka pa sa katabi mo, uy, naintindihan mo ba? Ganun lang yun. Diba? Kaya Mama Lenny,
bago man tayo magtapos ngayon, 'di ba? Sa ibang content dahil meron akong hinahabol na content talaga. Grabe. Ang galing, ang sarap mo maging director. Lenny, pasado ka sa akin. Promise, magaling ka maging director kaya nakikita ko walang hirap. Hindi pinapagana ang isip. Eh paano 'yan kung naging presidente ka? 'Di ba? Eh paano 'yan? Eh lagi natin tatandaan eh kaya lumalaban ka dahil gusto maging presidente. Ba't tayo mo gamitin utak mo? 'Di ba? Wala pa nga ako naririnig na magandang platforma mo eh. 'Di ba? Wala pa ako naririnig ng platforma niya. 'Di ba? Ano yung plata yung mga sinasabi mo? Eh wala. 'Di ba? Eh, wala. Wala talaga. Wala akong masabi talaga. Kaya yung pag-uusapan natin mamaya, alam nyo ba kung ano yung pag-uusapan natin? Si Ninoy. Diba? Tinakpan yung ano, yung... Mamaya. Diba? Alam mo, idol blocker, mas maganda sa kanya, mag-vlog na lang siya. Diba? Eh, ako, hindi naman ako scripted eh. Ako, tingnan mo, nakalive ako. Diba? Wala kayong makikitang edit. Diba? Nakalive talaga ako mismo. Pero pinapakita ko yung video. Kung ano talagang gusto kong sabihin sa inyo. Diba? Oh. Ano ba? Mag-artista na lang siya. Ganun ang maganda. Kasi unang-una, promise, pasok sa bangayan. Bakit ka ba kasi, Mama Lenny, isasabi mo noon na hindi ka lalaban sa ano ha? Hindi ka lalaban sa pagiging artista ha? Ay, pagiging, sorry, sorry. Sorry, sorry. Diba? Kala ko ba eh, hindi ka lalaban sa pagiging presidente? Eh, bakit ganon? Diba? Laki ng offer, laki ng offer. Diba? Ikaw, Blackburn, si Lenlen, Blackburn. Blackboard. Diba? Alam niyo, hindi naman madali ang pagiging isang presidente. Lalo-lalo na si Pacquiao. Akala niya ay very easy ang pagiging presidente ng Pilipinas. Kung iisipin mo, ay, madali lang yan eh. Boboto tayo ng tao dahil kilala tayo. Pero, ang hindi nila alam, di ba? Ang kailangan ng mga Pilipino ngayon, yung tipong may pagbabago naman. Dahil wala tayong nakikitang proyekto ngayon. Simula nung umupo yung mga ibang, ano, di ba? Si Benta, di ba? Si Nunal. Tapos, walang mahirap sa mahirap. Si Erap, di ba? Tapos si Kalbo, o di, matuwid na daan. Diba? Ano na? Ano na? Ano na? Diba? Ginawa niyong tambayan ng Malacanang. Ginawa niyong tambayan. Diba? Si Benta, pinsan pa ni Ferdinand Marcos. Ramos! O, sino tong artista na to? I am sorry. Si Gloria! Diba? Tapos, nakakita mo kumakampi sa mataas. Sorry. Diba? Oh, eto. Sino to? Diba? Walang mahirap na mahirap. Walang kamag-kamag-anak. Diba? Yun. Erap! Diba? Estrada. Oh. Marami na po tayong tinatahak na daan. Ako po ay, diba? Kayo po ang boss. Ay, ano ba yung sabi ni, ano, limutan ko na. Diyos ko. Ayun sabi ni Ninoy, kayo ang boss ko. Taray. Boss? Boss, ha? Dami-dami mong dada dyan, eh. Sayang, oh. Diba? Manny Pacquiao. Ay, Manny Pacquiao. Diyos ko, lagi ko napapanaginipan si Manny Pacquiao, eh. Naging comedy ka na. Diba? Ala, si Ninoy, sayang hindi mo nakikita yung ano eh. Ay, Noynoy. Diyos ko, ano nangyayari sa akin? Diyos ko! Oh my God! Diba? Si Noynoy, sayang namatay ka agad eh. Eh sana nasasaksihan mo to, no? Yung mga Pilipino, BBM! BBM! Diba? Sumasagot ng BBM, palagay ko ang sakit sa tenga. BBM! BBM! Diba? Duterte! Duterte! Diba? Yung mga iba dyan, Diyos ko naman. My God! My God! Diba?
palagay ko, abang natutulog ang mga Aquino, nakaganon yung tenga nila, yung natutulog mga Aquino. Palagay ko, ang daming naka-headset yan. Pinatutugtog yung EDSA Revolution. Yung kinakanta, Pilipinas kong mahal, mapayapa at pagbabago. Halal, hanananananana. Diba? Ayun yung mga favorite ng mga ano, kapag kay Kurikong, diba? Kay Kurikong, kalayan, nananananina, pagbabago. Nasaan ang pagbabago? Diba? Nasaan nga ba ang pagbabago? Diyos ko, alam ninyo, ano ba pinangako sa inyo yung mga ano na yan? Diba? Tingnan mo, ano pinangako sa inyo ni Lenny? Wala! Anong plataforma niyan? May plataforma ba yan na proyekto na katulad ni Duterte? Wala! Diba? Walang plataforma yan katulad ni Kurikong. Diba? Ang hinahanap lang yan, mga karamihan na yan, si Pacquiao, si Isko, si Lenny. Inisip ko talaga, huminto, parang slow, no? Slow, Diyos ko. My God, ayun ba yung sinasabi ninyo na ano? Na, ano yung tipong magiging presidente kayo, pero yung mga plataforma ninyo, ang pangit, hindi clear na clear. Kailan dapat yung plataforma ninyo, yung maiintindihan ng lahat. Hindi yung tipong, mas gusto nyo pang nagsasalita kayo para mapabilib ng tao. Eh, nasan yung point, di ba? Yung point. Di ba? Yung point na sinasabi ko, yung tipong hinahanap ng tao, hindi yung ganito ang ginagawa ninyo. Si Banat Bay, Sigaw Pilipino, BBM. Di ba? Yung point yung hinahanap natin, yung point, alam nyo ba yung point? Di ba? Yung gusto marinig ng tao, yung point. Di ba? Tingnan mo, nagagayahan na yung mga tatlo na yan. Di ba? Sabi ni BBM, aayusin niya daw yung ano, agriculture, yung ginagana na ni Isko. Diba? O ngayon, sabi ni ano, ni BBM, aayusin natin yung water na ginagamit ng mga Pilipino. Kailangan dapat hindi sila nagbabayad ng malaki sa tubig dahil ano yan eh, kalikasan kasi yan. Kailangan dapat magbabayad lang sila ng maintenance. Oh, ginaya nila! Oh. Diba? O ngayon, ang sigaw ng kapwa Pilipino, pababae ng kuryente. Oh, ginaya na naman nila. Pare naman. Wala tayo talagang masasabi. Kaya yung mga iba dyan gumagawa ng copy and paste lang sila kay BBM. Hoy guys! RTV vlog. I-follow niyo yan. Si Boss ano, Jemar. Magaling na ano yan. Magaling na vlogger. Follow niyo yan. Oo, kung na nagsasabi sa inyo. Diyos ko, pakinggan ninyo mabuti, talagang, ano, yung mga pinapalabas niya, yung pangyayari talaga dito sa Pilipinas. Follow nyo. Diba? Pre, lagi ninyong tatandaan, wag nyong pipiliin yan si Lenny. Si Lenny. Bakit? Sige nga, explain nyo sa akin. Explain nyo kung matitino kayo, ha? Kayong lahat, yung mga Lenny dyan, explain nyo sa akin kung ano to. Explain nyo sa akin, ha? Oh, explain nyo sa akin. Yung kwento ni Val, pero napaka-inspiring po yung kwento niya. Oh, explain nyo. At ang mga kagulang. Mula ang simple pagtitinda ng explaining niya. Para masuportahan ng pamilya. Ngayon, diba? Oh, explain nyo nga sa akin yan. Ah, diba? Explain nyo nga sa akin yan kung ano yung sinasabi ninyo. Ang sinasabi ninyo, yung mga dilawan dito. Ano masasabi ninyo? Alo! Puro copy-paste kayo sa mga plataforma ni BBM. Hindi nyo kasi ginagamit ang utak ninyo. Diba? Dito sa bansang Pilipinas, kailan dapat natin piliin yung may utak? Hindi yung copy. Tatatandaan nyo ba yung sabi ni Isko Moreno? Diba? Sinasabi ni Isko Moreno, ang gagayahin niya daw yung magagaling. Diba? Gagayahin niya daw kung mga, yung mga plataforma ni Ferdinand Marcos, yung mga magagaling. Diba? Tapos ngayon,
nahanap niya yung 208, ah, pambayad niya daw sa Manila. Char! Diba? Madaling-madali talaga yung si Isko Moreno para mabit-bit yung 203 billion na tax. Totoo ba yung ill-gotten wealth? Dahil parang gawa-gawa lang. Ano yung sinisingil nila number 203 billion? Eh, parang ginagago lang ata tayo. Eh, na! Gigigila. Ano! Diba? Kami, yung mga tao ngayon, mga mauutak na, magagaling na mag-isip. Diba? Eh, mga tao nga eh. Magaling din magparamdam yan. Yung tao na yan. Kayo! 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 Diba? Yung kapitbahay ninyo, diba? Kapag magkukwentuhan kayo, magkukwentuhan na. Yung kumare ninyo o kumpare ninyo. Kapag nagkukwentuhan kayo, kung alam nyo na yung paramdam na mangungutang to, alam nyo na agad eh. Mapapaisip kayo. Teka lang nga, papasok lang ako sa loob ng bahay ah. Baka kasi mangutang to eh. Alam nyo na agad, diba? Alam nyo na agad kung anong pakiramdam. Eh ganito din yung nangyayari ngayon. Alam ninyo na agad kung ano talaga ang nakikita nyo talaga. Diba? Yung nakikita ninyo. Yung sinasabi din ng utang ng ano daw, ng Marcos. Yung ill-gotten wealth, diba? Diba? Ayun. Totoo ba yun? Eh ano yung sinisingin nila na ari-arian daw ng mga Marcos? Pinaglululoko tayo niyan eh. Diba? Kaya kayo, Diyos ko, ayus-ayusin yung mga pananalitaan ninyo ha. Oh, sabi ni Pangulong Duterte. Sabi ni Pangulong Duterte, Lenny, pakinggan mo si Pangulong Duterte. Hindi yung basa ka ng basa dyan ng script, diba? Basa ka ng basa ng script dyan. Yan tuloy. Ay, sabi ni Pangulong Duterte, BIR, kailangan na ng pera. Dapat ayusin nyo na yan. Pero anong sagot ng BIR? BIR. Diba? Ang sagot nila is ano? Tameme. Di nga nila alam kung anong gagawin nila eh. Diba? Kaya nakikita na ngayon kung anong makakatotohanan. Tingnan ninyo. Diba? Diyos na ang gumagawa ng paraan. Kaya, alam nyo na. Diba? Lenny, huwag ka basa ng script. Diyos ko, yung mga ka-pink mo lumilipat na sa iba. Ano yan? Diba? Paano ka kukuha ng boto mo? Kung ayaw mo gamitin ang utak mo. Diba? Huwag basa-basa ng script. Dahil una-una sa lahat, galing sa puso ang mga sinasabi mo. Diba? Kaya yung masasabi ko sa'yo, Mama Lenny, kailan dapat maging totoo ko sa sarili mo, sa mga kababayan natin. Dahil una-una sa lahat, ang pagbabasa ng script ay kabalaktaran yan, ay hindi makatotohanan na pinapahayag sa sambayan ng Pilipino. Sayang ang utak, sayang ang diploma, sayang ang sarili, kung ano ang gusto mong sabihin. Diba? Kaya, alam nyo na kung ano ang pinapahiwatig ko sa inyo. Kaya, maraming salamat sa inyo. Ayan, natapos na naman yung content natin. Diyos ko, ayoko magtaghal. Diba? Maraming salamat sa inyo, ha? Lagi ninyong tatandaan, diba? Lagi ninyong tatandaan, BBM Sara lang tayo, ha? BBM and Sara. Ito na, in the Sara, here she comes. Oh, next content tayo guys ha. Wait ninyo ako dahil yung kay Ninoy na tinakpan ng ano ng tarpaulin. Ayun ang ating content mamaya. Abangan ninyo ako mamaya. Konting tawanan, konting ano han. Oh! Oh! Kaya alam niyo na. At maraming salamat, nakaabot ng 4K ah! At maraming salamat sa mga nag-share ng video ko. Don't forget follow and like. At nagpapasalamat ako sa mga nag-donate sa akin. At sa ano ko, yung nagsasabi ng iba na hindi daw totoo yung donation. Totoo po yun. Huwag po kayo mag-alala. Yung mga admin ko at mga moderator ko, sila po mismo ang pupunta. At hindi ko na rin po, babanggitin ko rin po ang mga pangalan ninyo, mga nag-donate, pero hindi ko na rin, ayaw nila pa sabi ko magkano. Pero ang nadodonate na po sa atin ay 7,074. Kaya maraming salamat po. Sana tuloy-tuloy po ang ating pagdodonate. Diba? Ako po na yung nagsasalita. Ako na po yung nagsasalita, ah. Oo. Ako na po yung nagsasalita. At maraming salamat sa mga nagdonate. At ako na po yung nagsasalita. Alam, ako na ho to.
Hindi na ho ako yung painting na akala ninyo na painting. Oo, akala nyo scam. Totoo po yun. Natatanggap ko lahat ng mga donation ninyo. Sinasabi po sa akin ng mga moderator. At maraming salamat sa mga tumulong. Huwag po kayo mag-alala. Mapupuntahan po yan sa mga mabubuting kamay. Yung tulong na yan. Hindi sa akin, sa kanila. At sa ating mga kababayan. Kaya, di ba?